Isa sa mga reason kung bakit nagfi-fail ay nakakalimutan ng isang bagay. Isang bagay na sobrang importante na dapat hindi mo makalimutan kung ayaw mo din mag-fail yung business mo. Like a bell cut. Hi guys, magandang araw sa inyong lahat and welcome again sa aking live training. This Arman Cedro once again, giving you the best tips and tricks on online marketing. Pag-usapan natin ngayon yung isang reason, okay, na nakakalimutan ng mga entrepreneur kaya nag-fail mostly ng mga business. Okay, alam mo ba na 80% ng mga ari ng business is nag-fail. And isa sa mga reason kung bakit nag-fail is pag-uusapan natin ngayon. Kung bago ka pa lang sa video na to, okay, please follow para ma-notify ka every time merong bagong video na ilalabas tulad nito para mga training na makakatulong sa'yo makuha yung results na gusto mo sa yung online business or kahit anong business chat. Maraming tao yung gustong mag-business. Or gustong-gustong mag-business. And sad to say, mostly na nag-business, okay, nag-start ng business, yung nangyayari is, nag-fail sila. And isa sa mga reason kung bakit nag-fail ay nakakalimutan ng isang bagay. Isang bagay na sobrang importante na dapat hindi mo makalimutan. Okay, huwag mong kakalimutan to kung ayaw mo din mag-fail yung business mo. Kasi mostly ng business, usually ginagawa ng mga business owner, mga small business owner, is sobrang busy nila in running their business. Sobrang busy. Anong ibig sabihin nito? Halimbawa, meron kang isang restaurant or isang karinderya, maliit na karinderya. Okay? Sobrang busy nila magluto, mamalengke, mag-serve ng food, etc. etc. So, running their business. And nakakalimutan nila yung isang bagay. Isang bagay na sobrang importante. Yung bagay na tinatawag na marketing and selling. Kaya nakakalimutan nila yung marketing and selling. Napaka-importante nun. Bakit? Kasi kahit sobrang ganda ng product mo, sobrang mura ng product mo, sobrang sarap ng product mo, sobrang sulit ng product mo, at kahit ano pa man yan, sulit na sulit yung product mo, baliwala yun kung hindi nila malalaman na meron kang ganitong product. Kasi yung kailangan mag-aral ng market and selling to get more customer and let them know na meron kang ganitong product. Dahil sa sobrang busy pag-run ng kanilang business, kasi sobrang hirap, lalo na sa mga traditional way lang, pagluluto, pamalingkin, etc. Nakakalimutan nila ito. And dahil nakakalimutan nila nito, umaasam sila minsan na may dadaan, bibili ng product nila. And hindi nila hanap yung full potential paghanap ng customer. Parang ganun din sa online business. Sa online business, sobrang busy nila mag-run ng kanilang business. Gagawa ng product, pero hindi nila alam kung paano mag-market at mag-sell ng product ng tama online. Yung iba, dahil sobrang hindi nila alam, kumakapit sila sa tsamba. And mostly, nangyayari, maraming effort yung nasasayang. Maraming pera minsan yung nasasayang kasi hindi na pinag-aaralan yung marketing and selling. So, ano nga dapat gawin? Okay, ano yung dapat gawin para matuto ka, para hindi mag-fail yung business mo? Mag-aaral ka ng marketing and selling. Yun yung sagot. Punta ka sa mga event na nagtuturo ng mga marketing and selling. Marami dyan. Bumili ka ng aklat na nagtuturo ng marketing and selling. And pwede mong kunin yung training na nasa description sa video na to. Okay, tuturo ka paano mag-market, mag-sell. Tingnan mo yun. Okay, mag-invest ka. Okay, huwag kang manhinayang mag-invest ka sa marketing and selling dahil marketing and selling can save your business kasi tuturuan ka kung paano kumuha at maghanap ng maraming customer para sa iyong business. Like a bell cut.